So papakita ko guys kung paano siya hiniwa. So ito na siya guys. So buo pa rin siya. Ayan. So we have here 10 pieces na ganyan. Ito na ang ating Adidas guys. So ang unang gagawin natin, syempre ang linisin nito ng mabuti. Tulad ng nakikita nyo. Ayan, damasin natin ng asin para malinis na malinis siya. Pagkatapos, alisan natin ng kuko. Ayan. So kailangan wala siyang kuko. After that, pwede din natin banlian ng kumukulong tubig para sure na sure tayo sa linis nito. Dahil panga siya. Pagkatapos, magpakulo tayo ng tubig at ilagay natin ang paa. Mga paa. Pagkatapos, palamigin natin. Ayan, ganyan siya. At pag malamig na, simulan na natin hiwa-hiwain sa mga parte ng inyong nakikita. Ganyan siya guys. So, huwahiwain na muna natin lahat. Tapos later, tsaka natin sisimulang alisan ng buto. So iniwan natin sa gitna, tapos dyan sa side na yan. And then here, at tsaka dito. Okay? Tapos punta na tayo sa proseso ng pagdidibone, pag-aalis na ng bones nitong chicken feet na to. Ganyan siya. So, untuntiin natin. Kasi balat lang naman yung makukuha natin dyan. Tsaka yung mga litid-litid. Anyway, high in collagen ito guys. Kaya, good din sa ating health. Itong mga skin, cartilage, tendons. Ito ay nakakatulong lalo na sa ating bones. Bone pala. Tapos yung sa gitna, middle finger. Ito yung basta makuha nyo yung pinakaano. Iba't na dito ay sa ilalim. Unti-unti na siyang maaalis yung madaling matanggalan yung balat. Yung balat. Kailangan ng matinding tiyaga at pasensya para tayo kumain ng masarap na deboned na chicken feet. Okay? So, yan na siya. Ito na. Okay, tanggal na yung pinakauna. Well, sa mga tiyaga lang ginagawa. Kung wala kang tiyaga, better na bilihin nyo na lang na debone na, di ba? Nang masarap na chicken feet na debone na siya tulad ng pangus. O di bumili na lang tayo. Pero kung pwede nating pagtiyagaan na gawin, pwede naman. Diba? Just for a try guys. Pag first timer ka, medyo mahirap ang gawin. Pero pagka marunong ka na, madali na lang. Kami dahil wala kaming masyadong ginagawa, tsaka ito pinagkakapirahan business. So kaya nga, para maipakita namin sa mga gustong mag-business nito, medyo maganda itong pagtubuan guys. Ayan siya. So last night, pinupokus ko mabuti guys para alam nyo kung paano siya gagawin. Ayan, yum. Okay. Pwede natin siyang i-adobo, pero dahil nga debone, ang gagawin namin dito ay crispy chicken feet. So mamaya, lalagyan pa namin siya ng mga additional ingredients para siya talagang maging crispy. Ito na yung mga na-debone namin. Madami na. Ili-label up pa natin. Chicken feet na yan. Alright. Sige, pagpatuloy natin paggawa. So, ito yung mga ginagamit naming ingredients. Meron tayong cornstarch, tsaka all-purpose flour,
whatever na brand ng cornstarch at all-purpose flour pwede natin magamit. And then we have siyempre yung paminta, asin, egg, at saka yung pampalasa natin, magic sarap. Ayan. Ito ang aming breadcrumbs. So, unang gagawin natin, papakita na namin. Dahil kunti lang muna. But, take note na ginagawa namin ito ng maramihan dahil tinatry namin kung pwede siyang pang-business kahit sa bahay lang. Pwede sa pambenta sa mga kapitbahay. Kung gusto nilang bumili. At so far, okay naman. Marami din namang nag-o-order. So, yan. Tinimpla ng konting asin. Tapos, linagyan ng durog na paminta. Tapos, konting ng magic sarap. Okay, and so guys, next step natin, kunting cornstarch. Tapos, i-dip natin sa cornstarch. Ay, breadcrumbs. Ay, madali. Ayan siya guys. Dip natin ng konting paminta. Tapos, konting pa-magic-magic. Pwede tayong gumamit. Safe naman yung bechen na gamitin, yung Ajinomoto. Dahil nabasa ko na, safe naman pala yung bechen sa katawan ng tao. Huwag nang sobra. Magbati tayo ng isang egg. One egg. Depende sa dami ng ating chicken feet. Itong ginagawa namin guys, is 1 kilo. Pero, ito pa lang ang nagawa para kung maipakita sa inyo. Yan siya. All purpose flour. Yan ang pinaka-last bago natin ito ipa-fry. So, magiging ganyan na ang kanyang resulta. Level up chicken feet. May damit na siya guys, so nagkaroon na ng magandang damit ang ating chicken feet. Okay, so another one. Kinukot natin siya ng all-purpose flour. Dahil pang ano nga, pang vlog lang ito. Pero pagka ano na, pagka for business, so ito, linalagay namin sa styro ng ganyan. Kung 10 para 100. Ready to cook na siya. Ang kakailanganin na lang natin ay cooking oil. Ito ay binibenta namin ng 100 pesos guys. Ayan, 100 pesos. Ngayon, yung kumukuha, pag pinrito niya, binibenta naman niya ng doble. Nabibenta niya ng 20 pesos. So meaning, sa isang piraso, may tubo siya na 10 pesos. Ang aalisin lang niya dun sa ano niya, yung pago niya sa pagpiprito, tsaka yung pagtitinda niya. Pero kung gagamitin natin sa bahay natin, this one is 100 pesos. Ayan na siya guys. Parutin na natin siya ng plastic. So this is 100 pesos. So, yung 2 kilos, bali, or less, 300. Sobra-sobra ng puhunan yun. 300 lahat-lahat na. With the flour, with the egg, with the other ingredients. Sa 300 na puhunan, makakabenta tayo ng 500 or more. So, we have 200 na tubo sa 300 na puhunan. Tapos, ito ay gagawin ng 2 hours. So, kung buong araw, halimbawa gagawa tayo ng, let's say, mga 6 hours, na gagawin natin, or the whole morning, na gagawin natin ito, makakagawa tayo ng 6 kilos. So, kung makakagawa tayo in a day, siyempre, kung nagbibusiness tayo, dapat nakatutok tayo dito. Kung ikaw lang mag-isang gagawa nito in 6 hours, tutubo ka ng 600 pesos. Nasa bahay ka lang. Naisipan namin na ipang negosyo. At so far, we have started pumapatok naman. So, sabi ko, i-vlog namin para namin ma-share sa inyo kung sino man dyan ang makapanood at gustong magnegosyo nitong boneless chicken feet. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pagluto naman ito. Magluluto na kami ng chicken feet guys. Magpa-fry na ako. Ako magpa-fry kasi wala si Rose. So
roll. Lagyan natin ng medyo madami-daming mantika. Ayan, pwede na yan siguro. Painitin natin. Kami lang ni Happy ang kakain ito dahil may pinuntahan si Rose. Sunday kasi, kaya gumala. Okay, so ayan na siya. Pina-fry ko na siya. Ayan guys, ready na to eat ang ating boneless chicken feet. Try nyo guys, para maiba naman. Thank you. See you next time. Bye-bye.